Hello, it's me again, Drew Barrymore, ang dalagang bukid. And welcome back to my channel. So, nandito po tayo ngayon sa bahay ni nanay. Yung nanay po na Suki po. Siya po ang ano, tigiling ng kabog ni Drew Barrymore. So, ito po si nanay. Ano ba dyan ito si nanay? Ito po si nanay. Siya po ang tigiling ng kabog ni Drew Barrymore. At siya po si tatay. Asawa po to ni nanay. At may bisita po sila. Si nanay. Nanay Ani. Si nanay Ani. Taga-open si nanay Ani. Priscilias. Puntilias. Puntilias. Si nanay Ani Puntilias. Naigzunay ka rin na kailan ang mama ni mo. So pumunta si Drew Barrymore ngayon dito sa bahay ni nanay kasi may dala akong kabog. Asam tong kabog. May dala po tayong kabog. Ito po. May dala po tayong kabog kasi ipapagiling ito ni Drew Barrymore kay nanay. May gilingan po si nanay dito ng kabog. Ipakita ko po sa inyo. Hala! Ito po si nanay Alma. Ito po si nanay Alma. Ayun po si nanay Alma. At ito po ang kaniyang gilingan ng kabog. So, look at that. Yan po. Di ba? So, ito na po yung mga husk po ng kabog. Ang dami na po. At pagkatapos po niya gilingin, ang ginagawa niya is ito po. Alig-ig. Alig-ig. Di ba? Yan po. Very hardworking po si Nanay Alma. So, sa ngayon, nagpapahinga po siya. Wala po siyang ginigiling. Pero mamaya ay gilingin na niya po yung kabog ni Drew Barrymore. At kung gusto niyo po ng lamiang kabog sa Agsuwaw, pwede po tayong mag-order kay kang Nanay Alma. Hindi na po sa akin. Pwede tayong mag-order kay Nanay Alma. Kasi siya po ang pinakamasarap po na gumawa ng budbud kabog dito sa aming barangay. Facebook na ni. Okay, Facebook na ni Nay. Na I'm order na ni mo kabog. Yes. Kung gusto niyo mag-order ng kabog, si nanay na lang po ang ano, gumagawa. Contact nyo lang po si Drew Barrymore at ako na po ang bahala kay nanay. Wala pong dagdag. Thank you, nanay. Yes. Baka may ano daw dyan. Baka may magbibigay ng pahalipay kay nanay. So, salamat. At kay tatay doon. Gusto ko pong sabihin sa inyo na sila po si nanay at si tatay is kamag-anak po namin sa Aringay po. Mm-hmm. Yung lula at saka yung lolo nila. Lolo nila is ano? Di ko kasubay pero alam ko culinaris kita, din. Yes. Culinaris biyang ako papa ang iyang middle name. So, kamag-anak ko lamang po si nanay. At ngayon mama po mama ni papa culinaris yun. Culinaris at saka sa Aringay. So ngayon po si Drew Barrymore ay pupunta sa bayan kasi magbabayad ako ng sebeko ng kuryente namin. Wala pong pasok ngayon, wala pong duty si Drew Barrymore ngayon kasi holiday. It's Ninoy Aquino. Basta Ninoy Aquino International Airport. Ninoy Aquino. So bye nai. So may pasahero po tayo ngayon. Ikakarga ko si Nanay Ani. Kasi pupunta po si Nanay Ani doon sa ano, sa tinabiunan sa kabilang barangay. Ang ganda po dito, may arc-arc pa yung bahay ni Nanay. Bye Nay. So pupunta na po kami si Nanay Ani doon sa baba kasi nandoon yung motor ko. At ngayon lamang po kami nagkakilala. Siguro si Jesusa, culinaris, taga-procurato, taga-kuanay, taga-pinabukan. Murag nagkailaman dito, ano? Dugay naman dito. Pero namatay na akong mama, nay. Namatay na? Dugay naman dito sa upon. Ngayon lang po kami nagkakilala si Nanay Ani. Pero masakay siya. Sasakay siya sa aking motorcycle. Okay lang po, nay, kasi ito po yung motorcycle natin. Okay lang po kasi si Drew Barrymore is a balhabal driver na po ngayon. So, dyan lang po muna kayo kasi malayo pa ang aming lalakbayin. Facebook!
Ala, order o kabog. So yun po sila si nanay at si tata. Yun pong bahay nila. Yung bahay nila is ano lamang po. Katabi, ano, malapit lang lamang po sa kalsada. So sila po talaga ang ano, pinakamasarap gumawa dito ng kabog. And aside from that, masarap din si nanay gumawa ng bibingka. Nagtitinda din si nanay ng bibingka doon po sa ano, sa merkado po doon sa Porok. Okay? Sige. Wala pa ka, magtitin ako. Ito na po si nanay at umabot na po kami dito sa Tabili. Bye, nanay. Thank you. You're welcome. Yes. Amping nanay. Salamat. Ingat. So, yun na po si nanay. Uuwi na po si nanay sa kanilang bahay. At pupunta na po tayo sa bayan upang magbayad doon ng kuryente. Samahan niyo po si Drew Barrymore. At bago po tayo ano, pumunta doon sa bayan, gusto ko po munang ipakita sa inyo ang napakagandang view po dito sa Barangay Tabili. So nandito po tayo sa tabing kalsada at ipapakita ko po sa inyo ang ganda po ng Mount Tabayag. Isa po ito sa pinakamataas na bundok po dito sa Municipality of Catmon. So ito po, yun po ang Mount Tabayag at perfect po dito, perfect area po dito for pictorials. Diyan po, maganda po. Kasi overlooking at kitang-kita na natin ang dagat. Yun po ang dagat. Ano sabi? Yan po. Yung naka-blue na yan, yan na po ang dagat. So, ang ganda po. Ang ganda po dito. At, ano, may mga dumadaan pang mga motorcycle. Mona ni, hello. So, yun po. May mga motorsiklo po na dumadaan. So, during pictorials po, kailangan natin mga dubling ingat. Kailangan doon lang muna tayo, doon lang tayo magpa-picture sa tabi-tabi. Hindi po pwede doon sa gitna. Oh my God! So refreshing. It's very green. Everything is green. But my t-shirt is blue. O diba? So pwede tayong aakyat dito ng konti. Para mas, ano, para mas klaro. Para mas malinaw po. Pwede tayong aakyat dito. So yung iba ay mag-overnight, magdadala ng tent sa dun ba? Dun, yung maliit na bundok na yan. Pwede kayong magstay po dito, but make sure kailangan kayong makipag-coordinate sa barangay kasi yung barangay po is magpapadala ng mga barangay tanod na magbabantay sa inyo pagkasakali. Pero ngunit safe naman dito. Wala nang mga yung mga NPA. Wala na po yan dito sa bukid. Nung unang panahon, meron. Pero sa panahon ngayon, wala na. At makikita natin doon sa kabila, yung mga mountain ranges na yan, is mga mountain ranges po ng barangay Tinabyunan at sa kabarangay Kanibuang. Magkadikit lang kasi yan. At yung Mount Tabayag po, yung mataas, may history po yan. Ano daw yan? Supposedly, isa daw sana yung vulkan. Ngunit, pagdating ng mga Amerikano during World War II, yung mga Amerikano is yung tumulong sa atin na labanan yung mga Hapon. Yung Mount Tabayag is parang yung pinaka-base niya ay is gibarinahan daw. Ewan ko po kung paano nila ginawa yan. Kung kaya't naging inactive po, yung naging dormant po yung volcano na yan. So, pagkatapos ng barina daw na yon, is may ano na, may hot spring na sa baba dyan. So, isa din pong attraction. Isang attraction din po dito sa Municipality of Catmon is yung Isoy Hot Spring. Isoy Hot Spring po na matatagpuan sa pinaka-base ng Mount Tabayag. So kung gusto niyong maligo doon sa Isoy Hot Spring, of course, mainit talaga ang tubig. Yung tubig galing sa bukal,
sa spring, mainit siya. Noon, noong unang panahon is makakaluto daw ng itlog, ngunit sa ngayon parang hindi na, ngunit mainit pa rin. So pwede kayong magpa-book, pero kailangan magpa-reserve, reservation muna. Reservation muna, may mga cell number, tawagin ninyo. So maybe ibibigay ko 'yan sa inyo next time. Tawagan niyo yung ano, yung may-ari at siya na po ang bahala na maghahatid sa inyo kasi malapit lang 'yan, mga 5 kilometers lang po yung Isohead Spring mula sa highway. 'Di ba? So pwede na kayong mag-ano doon. May maraming pwedeng gawin doon sa Isohead Spring. Swimming, may waterfalls, may ano pa 'yun. Basta marami. Marami kayong pwedeng gawin doon. So baka malate po tayo. Ano na, it's already 10:30. At kailangan ko pang babalik sa bukid kasi hindi ko pa matapos ibibigay, ipamamahagi po yung mga goods para sa mga mag-aaral ko. So, once again, thank you so much for watching my vlog. At see you again next time. Thank you so much for keep supporting my YouTube channel. Bye! Bye!